Hello JDenatics, welcome back to JDen's Entertainment Channel. Today, isi-share ko sa inyo kung paano magpakain ng spirulina sa ating isda, guys. So, please check this out. Spirulina na sinasabi ko sa inyo, guys. Ayan, no? Ito. Sabi daw pwede sa tao to, pero hindi ko lang alam. Kailangan ko pa mag-research more. Ito yung isang spirulina. Ito, isang tablet na spirulina. Nagpakain ako isa dito sa aquarium natin ng spirulina. So, ipakita ko sa nagpakain ako ng spirulina sa ating mga dumbo ear na mga pregnant. Kailangan nila to, guys, para hindi sila mahirapan sa panganganak. Ayan, no? Kinakain ng female na to ang spirulina na meron tayo. Kakainin ba ng snail ang spirulina? Napansin ko kaapon din nila kinakain ng spirulina. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, kinakain nila yung spirulina, guys. Ayan. Mamaya pag hindi nila na consume to, ililipat natin sa molly tank, molly at mga grow out ng guppy tank dito, ha. Tod ng spirulina na pagpapakain is gawin mo silang powdered. Ayan, powdered daw si pakain mo lang sa kanila. Ayan. Ayan. Ayan, so kinakain na nila yung spirulina, guys. Ayan, no? Pwede to sa guppy, pwede sa molly, pwede sa kahit anong isda, kahit ng goldfish, kahit ng sukoy. Ayan. So ito yung isang method ng magpapakain ng spirulina. Powdered spirulina. Ba mahalaga ang spirulina sa ating bakit na ba mahalaga ang spirulina sa ating fish, sa mga isda natin? So guys, ang spirulina, ito ay nakakatulong sa digestion pag sa mga bloated na isda, kasi may mga nangyayari na bloated sa dahil sa fish food, sa special fish food, so nabobloated sila. So kaya itong spirulina, ayang spirulina, ito yung nakakatulong sa kanila mag-digest ng food. Good for digestion. Another thing is that nakakatulong ito sa mga buntis na isda katulad ng ito. Para hindi sila mahirapang manganak. Kasi may nanganganak kasi na isda na namamatay din. Pagkatapos manganak na mamatay. So ito nakakatulong yan. Ang spirulina. Saka pa, ang spirulina pampabilis din yan sa growth ng isda. Guys. So, alin ba mas maganda, spirulina or live food? Actually, pareho lang sila, guys. Ikaw na bahala kung ano. Pero kung mas mura, siyempre, live food na lang ikaw. Pero medyo mahal kasi itong spirulina. Pero yung nakuha ko nito, mura lang kasi. For 120 pieces, 100 pesos lang nabayaran ko dyan. Guys. Ang spirulina. Ito daw ay nakakatulong sa size ng fish. Para maging uniform size daw sila. So, ayon sa aking para na leksikan, guys. So, ang aking, pero ang sigurado ko lang is mabilis sila lumaki, mapabilis sila lumaki para sa digestion at para sa buntis, para hindi sila mahirapan ng anak. So, parang may gamot na rin itong spirulina to para sa kanila, guys. So, salamat sa panonood, guys. So, please like and share my videos, and please subscribe if you haven't yet subscribed. Please do it and hit that notification bell para maging notified para sa ating upcoming videos. Only here at JDen's Entertainment Channel.